Maligayang araw ng Huwebes, mga kapatid kay Kristo. Purihin natin si Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay. Pasalamatan natin siya sa kaligtasan, buhay, pakikipagkaibigan na dulot niya sa atin. Si Sister Amelyn paglinawan po ito ng Daughters of St. Paul. Pag-isahin na natin ang ating puso at diwa sa pakikinig ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang pwedeng lumapit sa akin kung hindi siya ihahatid ng amang nagsugo sa akin, at ako ang magbabangos sa kanya sa huling araw." Nasusulat sa mga propeta, tuturuan na silang lahat ng Diyos, kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala ngang nakakita sa Ama liban sa kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapadaog mula sa langit. Upang huwag mamatay ang kumain ito, ako ang tinapay ng buhay na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Sa huling hapunan, inialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay at alak sa kanyang mga apostol. Ang tinapay at alak sa tuwing gagawin natin ang pag-alala sa Kanya ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Jesus. Inihabilin niya ang gawain ito upang sa tuwing inaalala natin siya, sa paghahati-hati at pagbabahaginan ng tinapay at alak, naroon at kasama natin siya. Sa tuwing kakain at iinom tayo ng katawan at dugo ni Kristo, ipinapahayag natin kung sino si Jesus. Ngunit bakit nga ba tinapay at alak? Hindi ba pwedeng cookies at coke, biskuit at fruit juice? Bakit sa anyo ng pagsasalo-salo niya inahabilin ang kanyang sarili? Kung titignan ang kultura po ng mga Hudyo, pangkaraniwang pagkain at inumin ang tinapay at alak. Gayun din para sa kanila, ang pagsasalo-salo ay tanda ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Sa ganitong ideya ng pagkain, inumin at pagsasalo-salo, inaalala natin kung sino si Jesus. Si Jesus na karaniwan. Si Jesus na hindi nagpakilala bilang mayaman o makapangyarihan. Si Jesus na mukha ng mga aba at karaniwang tao. Ang tinapay at alak na papawi sa ating uhaw at gutom sa maghapon. Si Jesus na kasalo sa hapag ng mga taong nawawala ng direksyon sa buhay at mga makasalanan. Si Jesus na buhay at patuloy nating kasalo at pinagsasaluhan hanggang tayo makarating sa Ama. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng video ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, natural calamities at mga may sakit na patuloy pa rin nahihirapan, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ipagdasal natin kasamang ating mahal na ina, Birheng Maria, na tayo'y magkaisa bilang isang sambayanang Pilipino na dumudulog sa iisang Ama para sa isang malinis, mapagkakatiwalaan, makatotohanan, makahulugan, mapayapa, ligtas at patas na halalan.
Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, humarap, gumanap, katotohanang si Kristo'y ipalaganap. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalipikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.